ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. Simple lamang ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito. At ito ay isang paalaala lamang at babala dun sa mga taong nasisiraan ng ulo dahil masyado po silang nahuhumaling sa paggawa ng kasamaan, sa paggawa ng kalokohan. Kung ang iba po sa atin ay may talent, no, sa paggawa ng mabuti, ito naman po ang mga ganitong klaseng tao ang masasabi natin talaga na mga super talented, mga talentado at mga talentada silang lahat. Kaya makikita po natin ang mga taong ito na walang ginawang mabuti kung hindi manira ng kanyang kapwa, bagamat walang ginagawang masama sa kanila, ang kanila pong sinisira. Yan ang ating pag-uusapan sa ating pong vlog. Tara! Tunay na ano? Ano po siguro, manang, yung pananaw po talaga siguro nila, ganun na. Eh, basta po kami, okay po kami, at masaya po kami ng mga kalinga po na beneficiaries niya po, kuya. Tsaka, ano po namin, na-enjoy naman po namin yung ano namin. Nagbabanding-banding po. Basta, huwag ka lang, pa-apekto din. Opo. So, Eds, anong ma-advise mo sa kanya, Insan? Eds, kaya ano? Doon sa mga nambabash kay Erica, ko-compare. Anong ma- nambabash? Anong ma-advise mo sa kanya? Wag mo na lang pansinin yung mga nambabash kasi parang ano naman eh. Hindi man mapipilit minsan ng ano talaga tao. Mm-hmm. Saka sana po doon sa mga ano mga supporters, sana po wag ano mag-diversify ng ano mga kung sino-sino ng ano para parang mag-grupo-grupo ang pangit po. Kasi parang isa lang naman tayo dito eh. Pag kami man po, okay naman po kami dito. Mabubait naman po yung mga beneficiaries natin. Yan. Tama. So, sa mga ilang araw na nagdaan eh, talaga namang nakabalandra yung mukha po ni Erica na sinisiraan po ng isang tao na ito. Siya po yung tinatawag na founder ng City Pound doon po sa Hong Kong. Kung hindi po tayo nagkakamali, at siya din po yung nagmamalaki na nagmamalasakit daw kay Reyna na gagawin ng lahat. Subalit, ang kanya pong pamamaraan ay mali. Gusto niyang pagalingin si Reyna, samantalang siya mismo sa sarili niya ay hindi po siya gumagaling-galing. Sapagkat siya po ay nasisiraan na ng ulo at siya po ay medyo talaga ng mga pariwara na po ang buhay. Sino po na nasa katinuan, lalo na kung babae ka, nasa ibang bansa ka pa, meron kang sinusuportahan, sabihin na natin si Reyna, na ikaw ang founder. Dahil sa concern mo sa kanya, dahil sa pagmamahal mo sa taong ito, no, na nakilala mo dahil sa lab team, at nawala yung kanyang ka-lab team, ay naglaho na rin ang iyong mundo. Bumagsak ang iyong mundo at nasiraan ka ng ulo. Dumating ang pagkakataon, hindi ka lamang nasiraan ng ulo, no? Naghanap ka pa ng damay dahil gusto mo ring sirain ang buhay ng ibang tao dahil hindi pumapabor sa gusto mo. At ngayon naman, pilit mong binababoy ang Edrica. Opo, binababoy. Kaya ang payo ko sa iyo ating na founder, huwag kang nagkakakain ng baboy or bawal sa iyo ang pork sapagkat kapag kumakain ka ng pork, yung asal mo, nagiging baboy ka na rin. Hindi ka ba naiiya na kapag mapanood yan ng pamilya mo, yes, familia, na kailangan yung ibas yung ibang tao para lamang dun sa tao na sinusuportahan nyo dahil lamang sa hindi nyo nagugustuhan at hindi pumapabor sa kagustuhan nyo. Could you imagine? Sisiraan mo si Erica, ipopost mo yung mga picture, ilalagay mo kung ano, i-edit mo, no? To prove a point. Anong point? Hindi ka ba nanghihinayang sa trabaho mo? Na nag-apply ka dyan sa abroad tapos mawawalan ka lang ng trabaho dahil baka sa susunod ay maireklamo ka dahil sa pinaggagawa mo. Ano kaya masasabi ng mga pamilya mo kung may anak ka man, kung may magulang ka pa, kung meron ka pang mga relatives na naninira ka ng tao, post ka ng post, ng picture para siraan ng isang tao na wala namang ginagawang masama sa'yo. Dahil lang dyan sa sinasabi mong pagpapakita ng suporta kay Reyna, kailangan mong siraan ang ibang tao na wala namang ginagawang masama sa'yo. Real talk lang po tayo. Hindi po ba? Tama po ba? Hindi po? Tama po? Hindi ba? Kayong mga naniniwala dito kay founder, kay Antibactidol, sabi nga nila, tama ba ang kanyang ginagawa? Na dahil sa talagang marugdob
at mainit na pagsuporta niya kay Rena ay kailangan niyang sirain yung ibang tao na kagaya ni Erica. Sinong nasa katinuan ang gagawa nito at sinong mga nasa katinuan na mga naniniwala dito ang pumapabor sa ginagawa ng tao na ito na si Founder? Paki-explain, please. Tuwan-tuwa ka na niyan, no? Ibig mong sabihin niyan, eh, dahil sa pinagagawa mo na yan, na paninira sa ibang tao, to prove a point, no? Para masabi na magaling ka na founder, na may pinaglalaban ka, na kaya mong banggain ng kalingap, na kaya mong siraan ng ibang tao, eh, magaling ka na yan. Ganon, maganda ka na yan. Siguro nung maliit ka, malamang kulang ka sa tulog ng tanghali, kaya napapalo ka lagi ng lolo mo sa ulo. Kaya nasisiraan ka ng bait ngayon. Paano ka nakapasa sa pag-abroad bilang OFW? Diba dapat meron niyang tinatawag na psychological test? Psychological test ang pinasa mo yata. Aba, hindi na kami magugulat niyan kapag pati pamilya mo at pati ibang tao, pati minamahal mo sa buhay, sisiraan mo na rin. Huwag mo sasabihin na huwag madadami yung pamilya dito. Ang totoo niyan, kahit hindi kami magsalita, sa ginagawa mo, nadadamay ang pamilya mo. Hindi ka ba naturuan ng tamang pag-uugali? O hindi ka nakakuha ng GMRC? O napapalabas ka lagi sa classroom nung nag-aaral ka pa? O talagang hindi kayo friends ng principal or ng dean? O baka naman nung friendster pa lang, may friendster, walang gustong makipag-friendster sa'yo. At dito sa FB, marami din ang nag-unfriend sa'yo dahil hindi ka nila gusto. Ate, paalala ko lang sa'yo, wala namang masama sa samuporta tayo eh, dito kay Reyna o dun sa ibang mga hinahangaan natin. Pero hindi dapat na dumating dun sa point na gagawin natin ang lahat na kahit mali na, na kahit makasakit na tayo ng tao, kahit na hindi na tama, to prove our loyalty, to prove our sympathy, or to prove our love dun sa taong sinusuportahan natin. Dahil kung tunay ang pagsuporta na yan, ang pagmamahal na yan, malinis ang puso mo. Nagagawin mo yan dun sa tao na hindi mo kailangan makasakit ng ibang tao. Hindi mo kailangan makasakit ng ibang tao. Hindi mo kailangan umapak ng ibang tao. Lalo na wala namang masamang ginagawa sa'yo si Erica. Walang ginagawa sa'yong masama yung ibang tao na hindi ka nila kilala. Huwag mong sasabihin na ito ay content-content lang. Social media, sapagkat ang lahat ng yan ay merong tinatawag nating hangganan. Kung alam natin na nakakasakit na tayo sa ating pong kapwa, just to prove a point, to express ourselves, nasasabihin natin content-content lang, ihinto na natin sapagkat pag alam na natin na mayroong taong naagrabyado, may taong naapakan na kagaya ni Erica, na kagaya ng ginagawa mo, masasabi ko lang na hindi ako magtataka kung ideklara ka namin na persona non grata. Siguro kamag-anak mo si Puro Luca Vega. Ikaw naman, Puro Luca-Luca lang. Ayusin mo naman. Huwag mong hintayin na mapariwara pa ang buhay mo dahil sa pinaggagawa mo. Hindi mo kailangan maging mayabang. Hindi na talent ngayon ang pagiging mayabang. Hindi mo kailangan na maalala ka ng tao na ikaw ay matapang na magaling ka makipaglaban kung puro naman kalokohan ang naiiwan mong ala-ala dito sa social media. Huwag ganun. Bad yun. Kung kinakailangan mong mag-public apology, sakali nga pag-public apology ka, lalo na dito kay Erica. Lalo na dun sa mga taong binabalahura nyo na wala namang kasalanan sa inyo. Mabait ko naman, no? Hindi mo ba naalala nung maliit ka pa kapag nagkakasakit ka, pinagtitimpla ka ng orange juice, binibilan ka ng merienda para gumaling ka? Di ba po? Tama po ba? Real talk lang po tayo sapagkat ang mga ganitong klaseng tao ay atin pong kinakaawaan. Sapagkat lahat na yata po ng kulang ay nagkulang sila. So mga ka-motivation, bawal ma-stress at ito lamang ay atin pong napag-usap-usapan. At hopefully, yung mga ganitong klaseng tao ay mahinto na po ang kanilang mga gawain. At dito naman kay Erica, huwag mong pinagpapapansin ang mga ganitong klaseng tao sapagkat ang importante sa buhay natin ay wala kang ginagawang masama. Ipagpatuloy mo lang kung ano ang iyong layunin sa buhay, ang iyong pangarap para sa iyong pamilya. Sapagkat totoo na kadalasan, kapag nakikita nila na ikaw ay nasa taas, madalas sila na tumingala. At sa kanilang pagtingala, nangangawit sila ng kakatingin. At hindi sila makatiis na hilahin kanila pababa. Yan ang totoo. Pababa. Alright? So, muli maraming salamat sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating pong mga taga-suporta, sa lahat po ng ating pong mga kalinga partners.
sa atin pong mga kasamahang karepa, sa atin pong Dubai OFW Kalingap Chapter, sa atin pong channel members, subscribers, and newly subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. At wag na wag natin kakalimutan, syempre, ang pagsuporta sa ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna, sa inyo pong lahat na ating pong mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, ito na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.